Marami ang naaantig sa videong ito ng isang bata na pilit binubuo na parang isang tao, ang isang unan. Ito ang pumapawi sa kanyang kalungkutan sa araw-araw. Ano nga ba ang feeling ng bata na nag-viral na ito na ginawang kapiling ang Daddy Pillow? Si Daddy Pillow po, siya yung parte na ng buhay namin mag-inayan eh. Hindi ko pwedeng tanggalin yan dahil yung anak ko, dyan pa din siya sumasandal. Katulad ng pagsandal niya kay Mikey pag malungkot siya, pag gusto niyang makipaglaro, iyan yung nilalaro niya, hindi ko siya itatanggalin. Malaking parte na si Daddy Pillow ng buhay namin mag-ina. Ito ang emosyonal na mensahe ni Mami Ara. Sa lahat ng mga komento sa pinag-uusapan ngayon na video na pinost niya sa social media. Ang kanyang anak na si Ivo, 4 na taong gulang, walang kapagurang pilit na binubuo at itinatayo ang isang unan na may suot na damit at isang unan na may muka. Apela ni Ara, bago ang paghuhusga, pakinggan muna sana ang makabagbag damdaming kwento nilang mag-ina. One time, habang nagkakapi ako dito sa sala, nakita ko siya sa kwarto na parang may kinakausap siya. Tapos nagulat ako na nakita ko yung pillow na may suot ng damit ni Mikey, inilalagay niya pilit yung pillow na may muka. Tapos parang binubuo niya, pilit niyang binubuo. Tapos parang natawa ako nung una dahil parang sobrang yung prosigido talaga siya mabuo, tapos kinakausap niya. Binidyohan ko. Tapos iyon na, in-upload ko lang siya sa TikTok, then nag-viral siya sa TikTok. Tapos in-upload ko din siya sa Facebook, ganun din. Maraming mga tao na naantig sa story. Kasi nung una natatawa sila kasi nalalaglag yung pillow na may head. Pero nung nalaman nila yung story about dun sa pinagdadaanan ng anak ko, ayun, nakakuha kami ng maraming sympathy, nakakuha kami ng mga messages galing sa ibang tao na naaawa sila sa kalagayan ng baby. Pero tanong ng lahat, sino nga ba ang nasa larawan na nakaimprenta sa unan na laging hawak ng bata? Ang lalaki po sa pillow na nag-viral po sa social media ay si Mikey po. Siya po, yung kalibin partner ko. Si Mikey po, na maalam na po siya noong December 17, last year lang po. I just wanna live in this moment forever. Si Daddy Mickey John Torres, isang magaling na bokalista sa isang banda. Real estate agent naman si Mami Ara Andus. Nagkakilala ang dalawa sa social media. Sa panahon na yon, may anak na si Ara. Si Ivo na halos magdadalawang taon pa lamang noon. Tanggap ni Mickey na may anak na si Ara. Bukas palad pa nga niya itong tinanggap at tinuring na parang tunay na anak. Si Mickey na ang tumayong ama sa bata. Bagay na tumatak sa murang isipan ni Ivo. Nung nakilala ni Ivo si Mikey, napamahal talaga si Ivo. Pag may pasok ako, siya'y nag-aalaga. Pag kailangan palitan ng diaper, siya'y gumagawa. As in, sobrang yung bonding nila is parang mag-ama talaga sila. Kaya nung nawala si Mikey, grabe na lang din yung pangungulila ng anak ko. Kaya parang until now, hindi pa siya makapaniwalang nawala ni Papa Mikey niya. Na tinuring niya talagang tatay. Masayahin daw si Mickey, ang kanyang killer smile ang tumatatak. Bukod sa likas ang kabaitan, kaya marami siyang kaibigan. Pero hindi akalain ni Ara na ang matamis ng ngiti ni Mickey mapapalitan ng pait at pagdadalamhati. Sakit sa ngipin at bagang ang unang naramdaman ni Mickey hanggang sa hindi na niya ito makayanan dahil sa tindi ng kirot na umaabot sa kanyang ulo. Sinugod agad sa ospital ni Ara ang kinakasama dahil sa sobrang pag-aalala.
Dito na nalaman ang tunay na karamdaman ni Mickey. Ludwig's angina na kailangan nadalhin kinabukasan sa ospital para operahan. Dinala namin sa Manila. Tapos nung nasa Manila na, pinastay na kami doon para operahan kinabukasan. November 4 operation niya. Basta, naantay mo ako. Mahal na mahal kita. Nung inoperahan na siya, hindi na siya nagising. Naaalala pa ni Ara bago operahan si Mickey. Sobrang lambing daw sa kanya. Hindi niya akalain na nagpapahiwatig na pala ang kasintahan ng pamamaalam. Gusto niyang tabihan ko siya sa hospital bed, for one lang yun. Pero tinabihan ko pa rin siya. Gusto niya magbandi kami. Nag-sorry siya sa akin. Sabi niya sa akin, pasensya na, dumagdag pa ako sa mga alalahanin mo. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, okay lang, ganun talaga ka ako. Gusto ko gumaling ka, magpagaling ka. Tapos, muli, hinalikan niya ako. Parang gusto niya lagi siyang nakayakap sa akin. Lagi niyang gusto na kumikis. Di ko pala alam na yun na pala yung huli naming pagsasama. Yun na yung huling kiss ko sa kanya and yung kausap ko sa kanya. Maging ang tiyahin ni Mickey, ikinuwento sa amin ang huling usap niya sa pamangkin at kung gaano kabuti ang kanyang kalooban. Pero pinakamabait sa pamangkin ko at saka po talagang marunong siyang makisama sa tao. Kasi po sobrang lapit sa akin ng pamangkin ko na yun. Talagang lagi po akong pinupuntahan. Kaya po nung nabalitaan ko po na dinala sa ospital, 45 days ko pong binantayan araw-araw sa ospital. Hindi po talaga ako umalis. Napabayaan ko po ang lahat dahil sa pamangkin ko na yun. Kaya hanggang ngayon po talagang hindi ko po siya makalimutan. Masakit para sa atin, pero dapat nating tanggapin kasi nasa piling naman siya ni Lord. Dahil alam ko, doon siya makakarating dahil napakabait ng anak niyo. Hindi ko to kaya, please. Paano si Ibo? Hindi namin kaya magsimula ulit. Nitong December 17, 2023, tuluyan nang namaalam ang pinakamamahal ng lahat na si Mickey. Si Mickey siya yung tipo ng taong puno ng saya. Sobrang energetic niya, sobrang mapagmahal. Nakikita din naman niya ng mga friends niya. Kaya nung nawala si Mickey, parang hindi ka pumunta sa Burol. Parang pumunta ka sa birthday party. Ang dami nagmamahal talaga sa kanya. Kasi napuno yung lugar and hindi sila malulungkot lahat. Malungkot sila dahil nawala. Masaya sila dahil alam nila na sa magandang ano na si Mickey. Hindi na siya mahihirapan. Masakit man, kailangan mag-move on ang mag-ina sa trahedyang nangyari sa kanila. At ang unan na tinaguri ang daddy pill ang naging paraan nila para mabawasan ang pangungulila. Ang video ni Daddy Pillow sa TikTok at Facebook patuloy ang pag-trending. Marami ang nakisimpatya, naawa at nag-alala. Pero may mga hindi rin sumasang-ayon sa naging paraan ni Ara para makalimot ang ilan, iginigiit na bakit hindi pa sabihin ni Ara sa kanyang anak na patay na si Daddy Mickey. Yung pillow na may mukha ni Mickey and tinatawag ni Ibo na Papa Mickey, hahayaan ko lang siya na enjoyin kasi yun na lang yung kasiyahan ng anak ko eh. Kahit sabihin pa ng tao na hindi healthy para kay Ibo, na parang finipid ko daw si Ibo na dapat hayaan ko daw si Ibo na malaman niyang wala ni daddy niya. Alam niyang wala. Pero ipagkakait ko pa ba sa anak ko yung kasiyahan niya na yakapin yung tatay niya kahit pillow lang. Nangungulila yung anak ko and masakit sa kanya yon. Hindi niya masabi, I know. Pero iyon na lang yung kasiyahan ng bata eh. Hindi ko ipagkakait sa anak ko yon. Hanggang sa matanggap na lang niya, hayaan ko siya. Sa gitna ng kontrobersyal na video, may paliwanag naman ang ekspertong psychologist.
para na rin balansihin ang mga diskusyon tungkol sa paggamit kay Daddy Pillow. Kung sabihin mong pagkakonsente, okay lang kung for a temporary period of time. Pero kung magiging maglala siya for more than 2 months, 3 months, or 4 months, parang hindi na yata tama yun. Kapag ang isang tao, di ba, nagdadalamhati ka, at the same time, umabot siya sa punto na you go into bereavement, yung ganito, pero hindi mo nila let go, ang tendency, pwede magkaroon ng depression. Even nasabihin mo, bata pa yan, pwede mag-dito depression yan. Kung ang mangyayari, hindi mo inaayos o inaayon na magiging sanhi ng depression niya yung pagtanggal mo nung pillow na yon. Pwede kasing unti-untiin mo. Hindi naman magle-let go, pero we have to move on. Ang i-cherish natin, yung magagandang memories ni Dad. Saan nandun na si Daddy? Nasa heaven. Siguro mas maganda, i-pray natin pag nasa heaven. O, dasal tayo ha. O, hindi na natin kinakailangan si pillow. Sa pagkamatay ni Mickey, marami ang nabahala at nagtanong, paano at saan nakukuha ang ganitong klaseng sakit? Babala sa lahat, hindi dapat ipagsawalang bahala ang simpleng sakit sa ngipin. Dahil sa isang iglap, pwedeng buhay ang maging kapalit. Sana kung meron man kaming eksperto na makakausap about sa talagang ganong kaso, ganong klase ng sakit, mas mainam po at mabigyan po kami ng linaw kung ano talaga yung mga cause and maaaring mangyari sa tao na magkakaroon nun. Ang kasagutan sa maraming tanong tungkol sa sakit ng Ludwig's angina. Ituturo ng isang eksperto, kaya walang bibitiw, susunod na yan sa pagbabalik ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Ang sintomas na naramdaman ni Mickey nagsimula sa trangkaso at sakit ng lalamunan. Tinubuan din siya ng kulani. Kakaiba na yung sakit ng ulo niya eh, para daw binibiyak, sabi niya sa akin. Akala namin simpleng pananakit lang ng lalamunan, simpleng sakit lang ng kulani. Then, nagulat kami isang araw, hindi na pantay yung mata niya, namamagana pala yung mukha niya. Tapos, umabot yun ng hanggang 3 days, hindi na siya pinapatulog. So, pumunta kami sa isang ospital, bacterial infection lang. Pinapatapos sa kanya yung mga gamot na binigay for 1 week, pero hindi na niya kaya. Kaya lumipat kami sa pangalawang ospital, Ludwig's angina na kailangan na dalhin kinabukasan sa ospital para operahan. Nung nasa Manila na, pinastay na kami doon para operahan kinabukasan, November 4. Nung inoperahan na siya, hindi na siya nagising. Ang akala ni Ara, simpleng operasyon lang ay makakasurvive ang pinakamamahal niyang si Mickey. Nung nagpinost ko siya sa TikTok, ang dami nag-comment na ngayon daw, masakit daw yung lalamunan nila. May same symptoms, katulad ng kay Mikey, namamaga din daw yung mukha nila. Tapos ang daming kinabahan, ang daming nabahala about sa ngipin nila, sa health nila. Baka daw kasi Ludwig's angina din. And may mga nagko-comment din na ganun din yung kinamatay nung iba nilang kamag-anak dahil sa pamamaga ng mukha na dala na nga ng
ngipin pero hindi sila pamilyar. Actually, kaya ako pinost yung about sa journey ni Mikey simula nung nasa ICU siya hanggang sa nawala siya para magkaroon na din yung tao na ano ng awareness tungkol sa sakit na yon. Nakatulong din dahil may mga iba na ngayon pa lang magpapa-check up ng ngipin nila. Ang Ludwig angina ay bacterial infection o cellulitis na naapektuhan ng leeg at bibig. Ito'y nag-uumpisa sa impeksyon sa ngipin. Mabilis itong kumakalat at pwede nating ikapahamak. Isa rin sa sintomas nito ay hirap sa paghinga. Ayon pa sa eksperto, hindi dapat baliwalain ang dental health, lalo na pagdating sa ngipin, dahil ang mga nerves o ugat nito konektado sa mga masiselang bahagi ng ating katawan tulad ng sa utak. Itong cellulitis na to, kadalasan nagagaling to sa ating mga sira sa ipin. So yung sira sa ipin na yon, nagsisimula yon sa caries or sa malit muna hanggang sa nagpapagress to na magkaroon ng dental infection na umaabot hanggang sa ilalim ng ipin at doon na kumakalat yung bacterial infection na yun at pupunta sa spaces natin like submandibular, submental, or sublingual spaces or sa ilalim ng dila o baba. So Ludwig's angina, depende sa case ito. Kailangan gawin sa pasyente is magpa-check up sa dentista, annual check up. Kailangan makita natin kung may mga sira ba yung ipin. Kung severe cases naman, kailangan natin tumapunta sa emergency case na ma-hospitalize tulad ng paghirap sa paghinga. Ang madalas na ginagawa ng diagnosis dito is CBCT scan para makita natin saan ba talaga located si Ludwig's angina o minsan mga laboratory tests. Actually, simula nung nangyari yun kay Mikey na nalaman kong about dental, nagpa-check up ako ng ngipin kasi kahit man sila yung mga dentista doon, parang nagulat din sila na grabe, may ganito pala talagang case. Nung nalaman ko yung Ludwig's angina, sana kung meron man kaming eksperto na makakausap about sa talagang ganong kaso, ganong klase ng sakit, mas mainam po at mabigyan po kami ng linaw kung ano talaga yung mga cause and maaaring mangyari sa tao na magkakaroon. Ayon sa Cleveland Clinic, at risk sa Ludwig's angina, ang may bulok ng ngipin o fractured tooth, may diabetes, malnutrition, oral cancer, substance use disorder, mga may hikaw sa dila, poor hygiene at mahinang immune system. Para makaiwas dito, kailangan ng good oral hygiene at regular na dental checkup. Lagi po tayong magpapakonsulta sa ating mga dentista. Huwag po tayong matatakot kung meron po tayong nararamdaman na infection or pamamaga. Huwag po nating kakalimutan paglinis ng ipin. Importante po yun. Yung po nagagaling ang prevention treatment para sa ating mga pasyente. Hindi pa pala sapat yung pagiging hygienic mo. Kailangan pumunta tayo lagi sa dentist, magpa-check up tayo regularly, and doon mo makikita talaga na sobrang eksilang pala talaga ng buhay. Hindi mo alam na yung kasama mo ngayon, pwede hindi mo na siya kasama bukas. Kaya pahalagahan natin yung mga taong mahal natin, lagi natin sabihin sa kanila na mahal natin sila. And lagi tayong mag-take ng pictures kung kailangan dahil iyan na lang din yung matitira sa inyo, yung mga memories. Habang nangungulila si Ara, pinagsisisihan niya ang mga hindi niya nagawa daw noong buhay pa si Mickey. Talagang napakaikli ng buhay. Hindi ko sinasabi sa kanya na mas madalas na mahal ko siya. Lagi, kahit magkasama kami sa bahay, madalas focus ako sa trabaho. Madalas umuwi ako ng gabi dahil nga Manila pa ako nagtatrabaho tapos nandito ako sa Bulacan. Kung alam ko lang na mawawala siya, sana mas nagstay ako. Kasi gusto ni Mike, mag-work from home na lang ako para makasama ko daw yung anak ko. Hindi daw para sa kanya, para sa anak ko. Pero sana sinunod ko na lang siya. Di sana marami pa kaming memories together. I know na kahit nakarating siya sa ospital, alam niyang nandun ako. Hindi ko siya iniwan for 45 days. Kahit nawalan ako ng trabaho, nawala lahat sa akin. Hindi ko siya iniwan kasi hindi niya din ako iniwan ng mga times na kailangan ko siya. And alam ko na yung mga panahon na yon, mas kailangan niya ako. Masakit man, marami pa rin natutunan si Ara sa maikling pagsasama nila ni Mickey. At yun ang hindi pagsuko sa buhay.
nawala man ang kanyang nobyo. Kasama pa rin naman niya si Ivo. Pangako ni Ara na sa pagkakataong ito, mas dobleng pagmamahal ang kanyang ibibigay sa anak. At alam niyang ito rin ang gusto ni Miki sa kanila. Hindi mapapantay yung pagmamahal niya sa amin. Sobrang selfless, sobrang genuine ang pagmamahal niya. And doon ko nakita na parang may magmamahal pa pala sa amin ni Ibo. Na ganun. May pagmamahal pa pala na na-deserve namin mag-ina. And tinuro niya din sa akin na mas lalong na huwag mag-give up sa love dahil meron pa akong Ibo. Hindi lang yung romantically doon yung pag-ibig eh. Ang sinasabi niya sa akin, lagi kong mahalin si Ibo kasi si Ibo yung meron ako. And tama siya. Nung nawala siya, mas tumindi yung bonding namin mag-ina. Every morning, every night, umiyak pa rin ako. Hindi ko pa rin siya totally matanggap na yung kasama ko na lang ngayon sa higaan is yung una na lang. Hindi ko na nakakausap. Pero iniisip ko na lang din na nasa maayos na siyang lugar. Nasa langit na siya. Ever since nung nawala siya, grabe, parang nakita ko doon kung sino yung talagang mga taong nagmamahal sa amin, yung mga taong tumutulong sa amin. Sa 3 months kong walang trabaho, ang daming tumulong sa amin, hindi kami pinabayaan. And doon ko nakita talaga na si Mikey gumagawa lagi ng way. Binabantayan niya kami mag-ina. Saan man ngayon naroroon si Daddy Miki, dalawang bagay lang ang gustong iparating ng mag-ina. Una, ang taos-pusong pasasalamat sa pagmamahal na bigay niya. At ang huli ay ang pangakong itutuloy nila ang buhay kahit wala na siya. Dahil sa huli, hindi ang isang daddy pillow ang magpupuno ng kanilang kakulangan, kundi ang mga totoong masayang alaalang kanyang iniwan. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!